Hello, gentlemen. Good morning at welcome po sa vlog ni Ray. At sa ngayong araw pong ito, kukontent po natin ang paggawa ng probiotic. So, ano po bang naitutulong ng probiotic sa ating mga alaga, sa ating kapaligiran? So, ang probiotic po ay tumutulong po sa mga hayop na tulungan po yung digestive system na tunawin po yung mga pagkain po sa loob ng bituka ng ating mga alaga. So, sa ngayon, gagamitin po natin ito para sa ating mga alagang manok para hindi po mahirapan sa pagtunaw yung ating mga alagang manok. So, ito po ginagamit ko para kahit magpakain ako ng marami sa umaga, sa tanghali, sa hapon. Actually, pagsisiw, 5 times po akong nagpapakain. Hindi po ako na mumroblema kung sa panunaw nila kasi may binibigay po tayong probiotic. So, ito pong probiotic, i-share ko po sa inyo kung paano ko po ito ginagawa. Ito po ay mabisa at napakamura. So, compare nyo po sa mga probiotic na nabibili natin, halos 1/4 lang po ang presyo nito o mas mababa pa. Yung effect kasi niya, halos parehas lang din. Makakapag-produce po tayo ng malulusog na sisiw at sa hanggang sa paglaki po. So, ito pong itsura niya. Titingnan nyo. Amoy matamis. So, hinahalo. So, hinahalo ko po ito sa umaga kasama ng kahit anong vitamins po na available. Saka, pag naubos po ng mga sisiyo, plain water na lang po hanggang sa maghapon. So, simple lang po ang paggawa nito. It will only takes mga 3 weeks para po makumpleto yung pagkukulture natin ng probiotic. So, simulan na po natin. So, ang mga ingredients po nito, ang primary ingredients po ay hugas, bigas, no? Pag nagsaing po tayo sa ang ating mga sinaing, huwag po natin itapon yung unang hugas na makukuha natin. So, lagyan po natin ng tubig yung bigas. Take note po, unchlorinated water po ang ilagay natin. Pwede pong distilled. Kahit ano, basta unchlorinated at sigurado po tayong malinis. So, hugas po natin ito sa bigas at salain po natin, ilagay po natin sa lalagyan na pwede nating pag-imbakan sa loob ng isang linggo. So, ganyan lang po ang... So, ayan ang mga men, no? Na tapos na nating hugasan ng ating bigas. So, kinuha natin yung unang hugas. So, take note, unchlorinated water po para hindi mamatay ang mga tutubong good bacteria, no? So, meron tayong papel at saka rubber band, no? Ito yung gagamitin nating pantakip para may singaw ng konti para makalangkap ng oxygen yung ating mga tutubong good bacteria. So, takpan lang po natin ng papel. Ilagay ang rubber band sa itaas at saka lagay po natin ito sa lugar na hindi nasisikatan ng araw dahil mamamatay po ang bakterya pag natamaan ng ultraviolet rays. So, dapat tago po natin sa mga lugar na hindi nasisikatan ng araw, sa ilalim ng kama or basta kahit saan na hindi nasisikatan ng araw. Okay. So guys, mga men, no? After 1 week, ito na pong itsura ng hugas bigas natin, no? So, ipapakita ko po ng malapitan. So, ayan na pong itsura niya after 1 week, no?
kita natin na buhay talaga yung good bacteria dyan. So after 1 week, yung gagawin po natin, kailangan po natin ng gatas, fresh milk. Ito pong ginagamit po, fresh milk. So sa 2 Yakult, yung gagawin natin, kukunin natin yung gitna. Yung mixture nito guys, every 100 ml nito ay 100 ml din ng fresh milk. So every 100 ml din isang Yakult, no? So kukuha tayo ng 200 ml then meron tayong 2 Yakult. So para makuha natin gitna, kailangan natin ng syringe. So simple lang pong gagawin natin. So guys, pag ngayon na tapos ng isang linggo, so ang gagawin natin, buksan natin at kukunin natin yung gitna, no? So may measurement naman yung syringe natin, kaya matatansya natin kung ilang ml, no? So kukuha tayo ng 200 ml, no? So ilagay natin sa gitna. Kukuha tayo ng una 50 ml. Apat na 50 ml ang kukunin natin guys, no? since 240 ml po, so tansyahin na lang po natin, makakuha tayo ng 200 ml nito. Or isan po natin, makakuha tayo ng 200 ml. So gumaganda po yung tsura niyo. Ang ganda po, ang bango. Ilagay na po natin yung ating Yakult, no? 2 piraso po yan, so take to 200 ml. Ilagay lang po natin ito. Itsura niya ngayon, no? Yan ang bango. Mabango po, mabango. So ang gagawin natin, pagkatapos na lagay na, na-mix na natin yung ating mixture, so tatakpan po natin ito, no? At we will wait for another 1 week, no? Ayan guys, oh. Hintay po tayo ng isang linggo. I-store po natin sa lugar na hindi na nasisinagan po ng araw, no? Yung lugar na madilim, pa malamig. Yung hindi mainit na lugar. So guys, this is a
second week of our probiotic making. So, dalawang linggo na pong nakaraan, nung unang araw, nag-ipon tayo ng ugas bigas, nagay natin 200 ml. After one week, nagay natin ng Yakult, saka fresh milk. So, after 2 weeks, ito na po ang itsura niya. Oh. Yan. Ano po yung itsura ng ating cultured na probiotic, no? So, ang amoy niya po, parang maasim. Maasim po yung amoy niya. Ayan po. So, yung mga kailangan po natin after 2 weeks ay ang mga sumusunod, brown sugar, pero pwede rin po na molasses. Molasses yung ilagay natin. But for now, hindi available sa area ko yung molasses, so mas mura siguro kung molasses, I don't know. Kasi malapit lang naman yung sugar central, dapat mas mura, pero ngayon hindi na naglalabas ng molasses. So, for the moment, ito muna ng brown sugar. So, kailangan natin ng panukat. Yung sukat po na gagawin natin, kung ilang milliliter po yung sukat po natin, kung ilang milliliter po yung ating cultured na ugas bigas, halimbawa sa akin nasa 200 milliliter, so 200 milliliter din po na asukal na brown sugar. So gagawin natin, so susukatin natin ng 200 milliliter. Ayan po. So approximately lang po nasa 200 milliliter. Ayan, 200 milliliter. So imimix na po natin yung ating cultured na probiotic sa 200 milliliter din na asukal. So ayan po, yung gagawin ko na lang, dito ko na lang po ilalagay itong cultured natin na probiotic. So ganito lang po. So ayan po mangyayari sa cultured probiotic po natin after 2 weeks. So pagkatapos nating ma-mix na yung asukal saka yung cultured na probiotic natin, so itatakpan na naman po natin at maghintay na naman po tayo ng another 1 week. So ayan po. So hintayin na lang po natin another 1 week. Take note po, huwag po natin ilagay sa exposed sa sunlight o kaya sa mataas na temperature. Doon lang po sa madilim saka malamig. Medyo malamig yung hindi lang talaga na-expose sa init. So, see you after 1 week.